po tayo sa talipapa kahit pahile-hilera rito ang mga naglalakihang pata ng baboy na nakapatong na sa silya, mga sariwang prutas, bigas at alak. Ayan po ang tinatawag na panabit. Pero ala eh, hindi rin ang mga ito itinitinda, kundi giveaway o regalo para sa mga magnininong at ninang sa kasalan. Tawa naman! Bigas! Ito ang tradisyon ng mga Batanggenyo na kung tawagin pasabit o panabit. Maraming handa sa kasalan pero kulang ang mga magluluto. Ala eh, walang problema yan sa mga taga Batangas. Kung saan ang mga malakihang handaan, pinagtutulungan ng bayanihan. Sa giveaways o pasabit pa lang, galante na ang bride at ang groom, paano pa kaya sa araw ng kanilang kasal o kung kanilang tawagin dito, baysanan? Ngayon po, sa na-estimate po namin siguro po nasa 300 plus na po kami. Mataas na po yung bilihin. Kaya ang mga ikakasal dyan, talagang ipon to the max dahil ang handaan sa kanilang bayan, ganito, kabongga! Hoy, kaya na kayo! Tungko o dekahoy na kalan, check. Taliase o naglalakihang mga kawali, check. Siyanse at sandok, check na check. Parang may pista. Sa dami ng mga putahe na pagsasaluhan, ang pagluluto idinadaan sa bayanihan. Sa dami naman ho dining ng dalungan, abay, talaga naman hong pagkalabas ko ng aming bahay ay hindi ko na mabilang ang mga tao. Isa sa mga manunulungan ang tawag sa mga tumutulong sa handaan, ang dating cook sa karinderya at ngayon vlogger na si Gilbert. Nung po mga binata pa kami, yan po yung kaugalian dito sa Batangas. Lagi po kaming nasama sa manunulungan. Hanggang sa sumunod na henerasyon, kami na po naman ang nagluluto. Toka-toka sila sa gawain kung saan ang nagsisilbi nilang kusina ang malawak na open space. May naguhugas, gayat, may nagkakatay ng baboy at meron na rin nagluluto. Isa sa mga tinulungan ni Gilbert ang kasal ng mag-asawang JB at Janine sa Lipa City nito lang January 29. Marami pong proseso na pumupunta sa bahay ng tao para magsabi ng tulong. Yun nga po nakakatuwa, hindi po sila humihindi. Hindi po sila humihingi ng kahit anong kapalit, tulong lang po sila ng tulong. Tulong-tulong na sila sa paghahanda ng sangkap. Napapalaban tayo dito ng lutuan. At dahil dekahoy ang kalan, ang usok masakit sa mata. Para ring exercise ang mayat-mayang paghahalo at pagtitimpla ang mga manunulungan. May kanya-kanya ring specialty. Isa-isa ang babaluti sa daan tapos ay i-steam po yan. May bihasa sa pagluluto ng embutido, afritada, kaldereta, putserong gubat. Sinabusan si Charam! At adobo na kada putahe nasa 25 to 30 kilos ang karne. At ang kanilang kanin, kakaiba rin ang pagluluto. Ang kada 5 salok ng bigas, iniluluto hindi sa naglalakihang kaldero, kundi sa talyase o tulyase kung tawagin dito. Maraming kinaing Batangas, lutong Batangas. At ang gamit nilang tubig, mainit. Para hindi mahilaw yung sinaing. Pagkaluto, ang mga ulam at kanin isusupot para hindi langawin. At hindi rin agad lumamig. Ang nagastos daw ni na JB at Janine sa kanilang kasal, nasa kalahating milyong piso. Nakatipid kami in a way po na hindi na namin kailangan mag-rent ng place. Malaking bagay ang mga manunulungan sa mga ikakasal. Sa halip kasi na umupa sila ng taong tutulong na babayaran nila ng 500 pesos kada tao, ang mga manunulungan, libre. Kamag-anak din kasi nila ang mga nag-volunteer. Nagkukusa na po silang mag-isip na kung may kulang man po sa rekado, kung kailangan po ng mga table. At bilang pasasalamat ang mga manunulungan, syempre, may pasyaron o pabalot. Pag halimbawa po na may labis yung handa, kung sana po kayong papadalan sa bahay ninyo ng mga ipayokasyon. Pero bukod doon po ay wala naman po na bayad. Dito na
naman sa bayan ng San Juan, dito pa rin sa Batangas. Ang aming team na imbitahan din sa baysanan ng seaman na si John at ang kanyang bride na si Juna. Short term, wala po pong 2 buwan yung bakasyon ko. Gahol din po kami sa oras. 3 weeks lamang po yung preparation na. Sa Biyernes pa ang kasal, pero bisperas pa lang, abala na ang lagpas 10 katao na manunulungan sa pagkatay ng 4 na baboy na lulutuin at gagawing pasabit. Ang karpinterong si Rodel, lumiban pa raw sa trabaho para tulungan sina John at Juna. Noong 2017, nung ako'y unang matuto pagluluto, masarap din daw ang luto ko, yun ang sinasabi. Dahil maramihan ang luto, isa raw sa challenge para kay Rodel ang makuha ang tamang timpla ng kanyang mga lulutuin. Bisperas ng kasal, magdamagan ng i-marinate ang karne para mas banuot ang lasa. Timpla na para lang huwag masira ang karne. Biyernes ng umaga, parang musika sa tenga, ang ingay ng Talyase o Tulyase at Siyanse. Para sa lulutuing 50 kilos ng adobo at 50 kilos ng afritada. Ayos na, malasan na. Pagkaluto, ibinalot ng mga ito at saka dinala sa reception. Ang sarap ng luto nila. Nakakataba po ng puso. Bilang isang Batanggenyo, nakikita po namin na sumisibol pa po lalo yung tradisyon na ganito. Hindi po siya namamatay sa amin. Ala eh, kaya pala masarap ang mga handa sa baysanan sa Batangas, ito'y pinagtulungan. Bayanihan! Thank you!